Nakita na ba kayo ni Asa? Nakita na kami. Pero hindi ko siya magawang pigilan. Alam ko kung bakit niya ginagawa yon. Di mo alam ang dahilan. Pero alam ko. Kaya makikiisa ako sa kanya. Kung di siya kakain, di rin ako kakain. Hanggat hindi siya lumalabas, maghihintay ako sa kanya. Shan Cai, nababaliw ka na ba? Huwag ka mag-alala. Ngayon lang naging malinaw sa akin kung anong gusto kong gawin. Maghihintay ako sa paglabas niya. Ginawa niyo ito sa akin dati. At ngayon ginagawa niyo kay Ase. Masaya na ba kayo? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Madam, ito po ang hapunan ni Young Master. Okay na po ba? Huwag mo nang dalhin. Baliwala rin. Iakyat mo. Opo, Madam.
Mama, hindi pa ba sapat yan? Hanggang kailan mo gagawin to? Ang tungkol dun sa Ho Family Corporation, mas mahalaga pa ba yun kaysa sa sarili mong anak? Yun pa ba ang iyong palagay? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ma, maging makatao naman sana kayo. Huwag niyong isipin na lagi kayong nasa taas. Hindi kayo ang Diyos. Tandaan niyo, kayo ang ina namin ni Ase. Sana katulad kayo ng ibang ina. Kausapin niyo kami tungkol sa nilalaman ng isip niyo. Ang ginagawa ko, yon ang dapat ginagawa ng isang ina. Kung ano ang mabuti sa anak ko, kung ano ang makakasagabal sa kanyang kinabukasan, malinaw lahat sa akin. Hindi ko kailangan makipag-usap sa inyo. Ito na ang pinakamabuti para sa iyong kapatid. Isang matinong babae at nabibilang sa upper class. Ganon ang nababagay sa nag-iisang tagapagmana ng Dao Ming Family. Kung sakali, at hindi matutupad ang gusto kong mangyari, hindi ko pa rin mapapayagan makasama ni Azzy ang katulad ni Shan Cai. Ang katulad niya? Anong klaseng babae si Shan Cai? Para sabihin ko sa inyo, isa siyang napakabuting babae. Sinubukan mo siyang bayaran, pero hindi naman kayo nagtagumpay. Dinamay niyo lahat ng kaibigan niya at kahit masakit sa kanya, umalis siya para protektahan sila. Hindi niyo pa rin naiisip ang mga pasakit na binibigay niyo sa kanya. Pinakikita niyo ang kasamaan niyo at lalong lumalabas ang kabutihan ni Shan Cai. Para malaman ninyo, alam ni Shan Cai kung ano ang tunay na damdamin. Mapagdiis siya at marunong siyang humarap sa problema niya. Hindi niyo ba nakikita ang lahat ng yon? Para sa nag-iisang tagapagmana ng Dao Ming Family, mababaw yan. Baliwala sa akin lahat yan. Bakit ba napakatigas ng puso ninyo? Hindi ba anak ninyo ang nakaratay dyan? Bata pa ang kapatid ko, bakit kailangan kayo pa ang magdesisyon kung ano nakakabuti sa kanya? Dahil ayoko makitang inaksaya niya ang oras niya sa paggawa ng mga maling bagay. Kung katulad ko si Asi dati at susundin niya lahat ng desisyon mo mali! Ma! Alam niyo ba? Matagal na, di ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Hindi ko pinaglaban ang sarili ko para ako'y lumigaya. Pumayag ako sa inyong kagustuhan. Nagpakasal ako sa isang hotel tycoon para patibayin ang negosyo niyo. Pagsisisihan ko ang lahat ng bagay na yun. Hindi ako makakapayag na maging tulad ko si Ase. Young lady! Bakit ba? Ang aga-aga, sigaw ka ng sigaw dyan. Young lady, pumunta na po si Madam sa New York. Ano sabi mo? Pumunta na po si Madam sa New York. Bukod doon, umalis na po ang mga gwardiyang nagbabantay dito. At hindi na po matutuloy ang kasal ni Young Master Aza.
Nakabili na ako. Bakit man tagal-tagal mo? Aray ko, ba't mo ba ako piningot? Marami kasing bumibili. Bagal-bagal mo talaga kahit kailan. Maging mabait ka naman sa akin. Lagi mainit ang ulo mo. O yan. Ayoko na kumain. Ayaw mo nang kumain? Sabi mo kanina nagugutom ka, nakakainis ka talaga. Bigla kasi ako nawala ng gana. Kung hindi ka kakain, paano ka lalakas? Hindi ka pa nakaka-recover. Alam mo, makinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng mga bagay na makakasama sa iyong sarili. Maliwanag? Sa totoo lang, nung ayaw kong kumain, akala ko mamamatay na ako. At pag namatay ako, magsisisi ako. Bakit naman? Nangaasar ka ba? Hindi mo pa nga sinasabing gusto mo ako. Importante ba yun? Siyempre, oo naman. Okay ba'y mabuhay ka sa mundo at wala man lang nagkagusto sa'yo? Ayan ka na naman, sa tuwing pinag-uusapan natin to, umalis ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, gusto kita. Masama ba kung... Gusto kita? Ano yung sinabi mo? Ulitin mo nga! Nasabi ko na ikaw itong mahinang pandinig. Pabigla-bigla ka naman kasi magsalita, hindi ko talaga narinig. Bakit ba ayaw mo pang ulitin? Nakakainis ka talaga! Ayoko nga! Kasalanan ko ba kung hindi mo narinig? Basta hindi ko na ulitin! Hindi ko nga narinig! Sige na, sabihin mo na! Hindi na! Shan Cai! Gusto kita. Mabuti naman. Akala ko nag-iisa ako sa ganitong sitwasyon. Bakit ko nga ba iisipin ng malulungkot na bagay? Pumasok nga si Dao Ming Si sa buhay ko, pero hindi naman ako komportable sa nararamdaman ko. Nandiyan, tulungan mo ako! Tumigil na nga kayo dalawa! Ano ba? Tama na! Hi. Gusto namin ng boyfriend ko ang kanta mo. Talaga? Maraming salamat. Mag-request ka. Request? Naku, pasensya na kayo. Isa lang ang alam kong kanta. Ulit-ulit ko na nga lang kinakanta yun. Ano ba title ng kantang yan? Think Fei Lui. Ang ganda talaga. Maraming salamat. Sige, take your time. Take my time? Hello, Xiaofang. Mamayang gabi? Sigurado. Walang problema. Bye-bye. Akala ko ba wala kang date mamaya?